guys, welcome back to my channel. Ito po ang Batang Kaskisan, ang representative ng Bistag Vlog, si Tagalog. Narito tayo ngayon sa trabaho. Ipakikita ko sa inyo kung paano maglagay ng second floor dito sa bahay, no? Itong paggagawa namin ng bahay, pakikita ko sa inyo kung paano nagkakaroon ng second floor itong bahay, kung paano namin ginagawa itong concrete na ito. Kasi dito, ang sistema ay precast, ano? Concrete plate. Pinapatong namin doon sa ibabaw ng bubong na ready na siya, na dinideliver na lang. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na doon mismo ginagawa yung pagpuporma ng plate. Tapos ay sa kapalaan naglalagay ng beton o dumadating ang mixer. So, pakikita ko sa inyo kung paano. Sisimulan ko guys ang pagpapakita sa inyo ng machine na ginagamit sa pag-angat ng concrete plates. Ayan, kung nakikita nyo, ayan. Ayan. Bali, ito yung machine na ginagamit namin sa pag-angat ng concrete plate. Ayan, hydraulic. Kung makikita niyo guys, meron doon dalawang tao nakadestino. Ayun, isang matanda at isang Pilipino. Yung dalawang yon, sila yung nagsasabit ng bakal, ng chain, para maangat yung concrete plate na siya magsisilbing flooring dito. Ayan. Ganyan ang pamamaraan ng paggawa ng second floor dito. Ayan guys, yan yung lalagyan namin ng lalagyan namin ng plate ngayon. So guys, ito yung area ng apat na bahay na lalagyan namin ngayon ng first floor, no? Ikakapit namin ngayon yung lahat ng concrete plate. Yun ay precast, ready na siya. Ayan, kung nakikita niyo. Ayan yung operator, ayun lahat yung naangat. Mario. Normally guys, nakikita ninyo ang concrete plate ay nasa kalahati ng tong hollow blocks na ito. Ayan, kinakailangan siya lagi ng nasa kalahati ang lagay. Kasi dito sa kabilang side ay ilalagay naman yung panibagong plate na ibang measurement naman yan. Ayan, ganyan siya kung makikita natin yan. Lahat ng butas na yan, yan yung magsasara yan. Ayan, ganyan ginagawa rito ang panibagong floor ng bahay.
Ito ay first floor pa lang. So meron pa itong susunod na second floor. Ayan guys, nakikita ninyo, halos na natapos na namin ng 10 minutes. Ang isang
isang place, pero nagsampas sa lahat ito ng bahay or living. Within 10 minutes, nailagay na lahat ng floor. Makikita natin guys yung actual na pagsasabit nila Joel ng concrete plate kung paano nila sinasabit yung chain. Ayan. Yo, ganun lamang kasimple sinasabit yung bakal na yun, no? Yung chain. Ayan guys, halos yun na yung nalagyan namin sa loob lamang ng isang oras, isang bahay. Ayan. Ayan ang plate. Ang concrete plate. Isang bahay, isang oras. Tapos na yung, halos tapos na yung concrete plate. So ayun na lamang yung natitira. Nalalagyan, ayan, tatlong bahay pa. Ayan. So, mga 3 hours pa namin bago matapos lahat yan. Last one, Joel. Last one. Tapos guys, kung nakikita nyo, yung mga siwang na yan, dyan ngayon ilalagay ang buhos. Dyan ang ilalagay ng piyaka-semento. Pupunay namin yan ng semento, tapos yung ibabaw ng plate, meron pa siyang 5 cm itong mismong ibabaw ng plate na ito. Meron siyang 5 cm, yan ang mga lalagyan ng buhos. Pupunay namin yan. Yan, guys. Isang beses lang namin bubuhusan niya sa loob ng isang araw. Siguro mga 3 hours din yan lahat. Kasi nga gamit dito ay puro heavy equipment. Hydraulic. Oh, dahil guys naubos na yung plate. So ayan, naalis na yung unang trailer. So papasok naman yung panibago. Ayan, umalis na siya yun. A few moments later. Ayan guys, dumating na ngayon ang isang trailer ng concrete plate. Yan ay enough para sa isang bahay. Yan, iiwanan niya ng driver dyan yung trailer na yan at kukuha na naman siya ng paribago.
guys. May idea na kayo na ang trabaho dito sa Europe ay hindi mahirap, ano? Lalo na sa paggagawa ng panibagong floor, first floor o second floor. So kasi lahat gamit namin ay mga hydraulic machine. So mga equipment, ano, na high-tech. Kaya madali lang ang trabaho, hindi gaano hirap ang katawan. Kung mapapansin ninyo, eh, balakad-lakad nga lang ako minsan eh. Ayan guys, kung nakikita nyo yung mga concrete plate na natitira, hindi ko pa pwedeng ikabit, ano? Hindi pa namin pwedeng ikabit, kailangan mauna tong kwan, kailangan mauna tong I-beam, kaya hindi pa namin may ikabit tong concrete plate. So, pakikita ko sa inyo yung sitwasyon kung nasaan yung concrete plate na yun ay para dito, dyan. So nandun si Joel, naghihintay. So ito ngayon ang I-beam, ilalagay namin yung oil doon para maikabit ang masusunod itong concrete plate. So guys, ito inaangat ko ngayon itong I-beam. Dadalhin ko yung pupunta rin kay Joel, kakabit namin. Wala, kung nakikita ninyo yan, inaangat ko ng ano, gamit ang tower crane. Yan, gamit yung tower crane na yan para may kabit namin ni Joel. Ay si Joel naghihintay. Sige palo, Joel. Ha? Ya, isa, lapat na. Dito, lapat na, dito hindi. Baka hindi pantay yung beton. Long
Ngayon guys, kinukompleto naman namin Joel yung mga ilang plate na hindi pa napapakabit. So dahan-dahan lang at medyo delikado, mabigat, masyadong maraming kilo. Patay ang kalabaw pag nabagsakan ng plate na ito. So guys, ngayon, natapos na yung mga concrete plates. Ganito naman ang itsura niya sa ilalim. Ayan, kung nakikita ninyo, ayan. Yan ang itsura niya sa ilalim. Ganyan siya. So, pwede na siyang hindi kisamihan dahil makinis na yan. Pwede na yung plasteran. Yung mga gilid, plaster, pero itong kisam ay pwedeng pintura na lang yan. No? Makinis siya kung nakikita niyo, ayan. Yan ang itsura niya sa ilalim. Yan ang concrete plate dito. So ayan guys, sana kahit paano, meron kayong naging idea kung paano ginagawa yung mga bahay dito, no? Lalo na yung paglalagay ng concrete plate. So hanggang sa muli guys.